titig. Si Yahweh ay buong gala na purihin sa pag-awit. Amen. Tayo ay magalak para sa Panginoon. Ibigay natin ang ating mga puso para sa Panginoon. Thank you.
oras namin lagi, Panginoon, ang mga awitin na ito para sa iyo, Panginoon. Tinutumpo namin, Panginoon, ang aming pag-ibig, ang aming puso para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman.
Na walang mahirap at walang imposible sa inyo.
Panginoon, sa umagang ito, ipahintulot mong muli namin maranasan ang iyong katapatan at kadakilaan sa buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Oh, shekararabasa, kararababakan, kararabasa. Oh, rarabasa, kararabahaya, sederia, rarabakan. Oh, we worship you, God. We worship you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Ang sarap isipin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya naman tayo, binigay ang kanyang buhay para tayo kanyang lubusin. Na bawat umaga ay pinapakita niya ang kanyang kapatakatan sa atin. Oh,
Pasakan ang ito.
presensya na sa umagang ito yung namin po naranasan. At salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, muli ka namin makaliin. Muli namin maranasan. Mapakinggan, Panginoon, ang mas tamis na mapangako, Panginoon, mga salita mo sa araw na ito. At tunay nga po, Diyos, dinideklara namin na sa lugar na ikaw, ito, ikaw ang paghari. At ang iyong kalooban mo ang siyang masusunod sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. At amin pong dalangin na bawat isa ay patuloy mong ihanda ang aming mga puso na sa aming pagtanggap sa inyong salita, kami lahat ay magiging sisidlan, Panginoon, na ikaw ka puri at magbibigay Lord hatid sa inyong pangalan. Purihin ka, O Diyos, at salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. At narito kami, ipinapahayag ang aming pagpuri, aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. At salamat ng marami sa inyong wagas at sa inyong katapatan, Panginoon. Sa inyong pong lahat ng pagsamba at papuri sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Hallelujah. Mas malakas pa nga pong palakpak para sa atin, Panginoon. Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. We can all be seated in the presence of the Lord. Thank you, worship team. It's an awesome presence this morning. Praise God. So let's prepare our hearts. Dadako na tayo sa ating pagbibigay ng ating alay na handog sa Panginoon sa magitan ng ating pagkakaloob. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga ang Diyos ay walang kapantay at walang katulad. Magandang umaga po. Tayo po ay tumako sa ikalawang pagpupuri sa ating Panginoon. Ito ay ang ating pagbibigay. Akin pong isishare ang Luke chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, idlig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Naranasan niyo na ba na binigyan kayo ng regalo ng isa, ng ibang kaibigan at naramdaman natin na gusto natin ibalik. Kumbaga, gusto natin suklian yung kanyang ibinigay na regalo. Ganyan din ng ating Panginoong Diyos na kapag tayo ay nagbibigay lahat ng ibinibigay natin sa ating kapwa, ibinabalik sa atin ng ating Panginoon ng liglig siksik at umaapaw pa. Tunay na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng kalakot. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon. Tunay nga na ang iyong pag-ibig ay walang mali Panginoon sa amin ng Father God. Bless our tithes and offering Panginoon na siyang magagamit na ikalalago ng gawain dito sa iglesia nito, O Father God. At bless mo rin po ang mga nagbigay, Lord God. Bless our hearts, Panginoon, na tatanggap ng inyong mga salita, Panginoon, na may ibabahagi ni Pastora Catherine, Panginoon. Lord, anoint her, Panginoon. Itago mo siya sa iyong mga baktag, Father God. Salamat sa iyong walang hanggan pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sanong music. Sa ating lahat, mga batid. At ganun din kung sino yung mga nanonood sa online. Magandang
gabi. Ay, magandang gabi. Sorry. At we welcome din natin mga kapatid yung mga baguhan ngayon. At si Sister Eileen Pataxin. At Jinaline Ramilo. At si Marisa, Sister Marisa de los Santos. Amen. Salamat sa inyong pagdalo mga kapatid ngayong araw na ito. Naniniwala kami na hindi lang ito yung umpisa, kundi ito na yung... Simula! Hindi ito yung umpisa. Ito na yung simula para kayo ay makasama namin mga kapatid sa inyong mga holiday. Ay sana ay pumunta kayo muli dito mga kapatid. Welcome! At ngayon ay 2024 na mga kapatid. At naniniwala ako na mas lalago pa tayo. Amen! Amen. So mga kapatid, marami tayong mga events ngayong taon na ito. Kaya mag-hold on lang tayo mga kapatid. At ang ating announcement ngayong February, mga kapatid, ay meron tayong evangelism sa, at gaganapin ito sa Central. Sa February 10 na po, 11, linggo yan mga kapatid, at meron tayong bisita na magpapahayag ng kanyang mga salita. At sa Central natin yung gaganapin, mga kapatid, kung sino sa inyo ang makaaga at i-save yung lugar. Kagaya ng ginagawa namin noon sa Jordan, alas 5 pa lang, nakagayap na ako para umalis ako ng alas 6 and then ma-i-save namin yung lugar. So ganun mga kapatid kasi una-unahan doon sa Central. Dahil yun ay Sunday, kaya mga kapatid, sama-sama tayo na mag-ano tayo doon yung suportahan ng gawain doon sa February 11, ang mga kapatid, mag-invite din tayo. Mag-evangelize tayo kapag hindi pa nagsisimula ang gawain. Ito ay magsisimula ng 11 o'clock ng umaga. Kaya sa umaga pa lang, kapag tayo ay lumabas na, mag-invita tayo, mag-evangelize tayo, upang may makasama tayo. At ganun din mga kapatid, isa pang balita, sa February 18, ay meron tayong gaganaping, dahil Valentine's Day, hindi naman natin i-celebrate ang Valentine's Day, pero yun ay araw ng mga puso daw. Pero ang ating mga costume ay magsusuot tayo ng red. Red mga kapatid, simbolo ng pagmamahal ng love. Pero mga kapatid, hindi lang yun yung araw ng pagmamahalan, kundi araw-araw tayo ay nagmamahalan. Amen? So, mga kapatid, huwag natin kakalimutan yung mga yun. Kung gusto nyo magdala ng mga bulaklak para sa mga mahal nyo at bibigyan, welcome mga kapatid. At ganoon din ang ating announcement na isa pa. Marami tayong mga events this year, pero i-announce ko lang yung mga malapit. At ganoon din, patuloy natin ipag-pray ang nalalapit na pagbukas ng Saturday service na ating gawain sa pangunguna ng ating mahal na pastora, si Pastora Melanie Cabalteja. Siya ay isang masipag. Kaya kung kayo mga kapatid ay maglalabas ng Sabado o may time kayo ng Sabado para suportahan ang magsisimulang gawain, ay welcome po tayo na suportahan yun mga kapatid. At huwag natin kalimutan na lagi tayong mag-invite. Yes. Amen? Yes. So ipag-pray natin ang nalalapit na pagbubukas na ating gawain ng Saturday. Yehey! Yehey! Tayo ba ay masaya, mga kapatid? Yehey! Amen! Sumigaw ka ng amen! Yehey! Napagbala! So, mga kapatid, yung mga magte-testimony ay sa Sunday na lang siguro, dahil alam nyo naman ang ating time dito ay limited, at mas maganda na makakarinig tayo ng magandang balita ngayong umaga.
So, yung mga testimonies ninyo mga kapatid, sa Sunday, kahit ilang minuto pa yan, pwede, pwede. Sa, kasi daw tayo sa tuloy, tuloy-tuloy, tayo sa Sunday mga kapatid, last Sunday of the month, lagi tayong nasa tuloy para celebrate ang mga birthday celebrants mga kapatid. So, sa Sunday na rin ako magti-testimony. Para patas. So, mga kapatid, ngayong umaga, pupunta na po tayo sa ating pinaka-main dishes. Dishes kasi maraming salita. So, gusto nyo ba makinig, mga kapatid? O gusto nyo ba kumain ng pinaka-masarap na menu ngayong umaga? So, bigaw pa rin sa amen! Amen! Ay, hindi pa! Amen! Lakas pa! Alam ko mga kapatid na ngayong araw na ito, ngayong umaga ay naramdaman natin talaga yung presensya ng Panginoon. Kasi kahit ako, para akong nararamdaman ko yung init dito sa baytenga ko at saka dito at saka hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko yun kasi kakaiba talaga yung touch ni Lord. Kasi kagabi pa ako masama yung pakiramdam ko at akala ko talaga hindi ako makakapag-holiday ngayon. Kasi nalalambot ako kaya maraming salamat sa Panginoon. Ay, Pastora! Kaya mo yan. So ngayong umaga mga kapatid, ang magbabahagi ng kanyang mga salita ay ang ating nahalal na bagong assistant pastora. Pastora na rin. At nakita ko yung kanyang kasipagan. At talagang makikita mo sa kanya yung mahabang pasensya dahil lagi lang nakangiti pagka nandun kami sa worship team. Although minsan, syempre, kailangan din na makiisa tayo sa kanya. At na-bless din ako sa buhay niya. And napaka, makikita niyo naman kung gaano siya kakomited sa ating church. At talagang nakikita mo talaga yung pagtulong niya sa bawat isa sa worship team. Nandun yung hindi mo makikita na nagagalit agad. So ngayon, tatawagin ko na ating tagapagsalita. Walang iba kundi ang ating bagong pastora na si Pastora Catherine Bagun. Ayan. Amen. Praise God. Magandang umaga po. Tatanghali na pala. Amen. Amen. Sino ang nakaramdam ng pagkilos ng banal na Espiritu kanina? Amen. Amen. Alam ko na ang bawat isa sa atin naramdaman natin yung pagkilos ng banal na Espiritu. At alam ko na mas lalo tayong pinatatag ng Panginoon sa ating pagpupuri kanina. Amen? Amen? Amen! 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 Okay, so, okay, bago ko umpisahan ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa araw na ito, nais ko lang ibahagi yung pinakita sa akin ng Lord kaninang umaga, bago ako bumangon sa aking higaan. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung malapit na kanyang pagdating. Na we are running out of time. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, kailangan nating maging masigasig sa ating pananampalataya, masigasig sa paglilingkod sa kanya. Dahil malapit na ang kanyang pagdating. And pinakita sa akin ng Lord kanina na yung nararamdaman ni Apostle Pablo noon
yung persecution na kanyang mga naramdaman, naranasan noon, there will be a time sa atin na mararanasan din natin yon. Actually, nararanasan natin. May nakakaranas na sa atin ngayon. And there will be a time na yung ganitong pagtitipon natin ay ipabawal. Eh, actually, nangyayari na sa ibang part ng bansa. Kaya mga kapatid, habang meron pa tayong pagkakataon, habang we are free na mag-attend o mag-join sa mga gawain ng Panginoon, let us grab that opportunity. Amen? Amen? Amen. Amen. Hallelujah, okay? So, sa umagang ito, sa tanghaling ito, anais kong ibahagi sa atin ang isang mensahe na pinamagatan kong be faithful in service to carry out the task. Maging tapat sa paglilingkod upang maisakatuparan ang gawain. Amen. Mula noong dinesisyonan natin na maging tagasunod ni Hesus Kristo, we also accept the task. Diba? We accept the task of denying Jesus Christ. Of denying ourselves, I mean. Sorry. Na ang sino mang gustong sumunod sa Panginoon ay hindi dapat inuuna ang kanyang sarili, kundi inuuna ang gawain ng Panginoon. Amen. Do you agree? Amen. Amen. So, ang bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng gawain. Dahil mula nang tinanggap natin ang Panginoon, binigyan tayo ng gawain. And ang gawain na ito, ito yung the Great Commission na tinatawag. At kung babasahin natin ang Biblia, sabi ni Jesus na puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Sabi niya doon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Amen. So mga kapatid, bilang tagasunod ni Jesus Kristo, it is our duty and obligation na akayin ang mga kaluluwang nasa kadiliman patungo sa kaliwanagan. So, I appreciate yung mga kapatiran na masigasig na nag-i-invite, na inaakay nila yung mga friends nila na mag-attend sa mga ganitong gawain. And I appreciate you all, mga kapatid. So, alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Apostol Pablo, na noong hindi pa tinanggap ni Apostol Pablo ang Diyos sa buhay niya, ay isa siya sa mga persecutor, di ba? Ng mga tagasunod ni Jesus. Marahas niyang inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap niyang wasakin ito. Pero mula nung tinanggap ni Apostol Pablo si Jesus, naging masigasig siya sa pag-evangelize o pag-akay sa mga tao na nasa kadiliman. Masigasig siya even though nakakaranas siya ng mga persecution, nakakaranas siya ng mga nakulong pa siya dahil lang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And this is ito rin yung nais ng Diyos na gawin natin. Kaya nga nandito tayo para mag-aral, pag-aralan kung paano natin i-execute yung the Great Commission na nabinigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi lang tayo pupunta dito sa loob ng church upang maupo, hindi lang tayo pupunta dito sa loob ng church upang makipag-daldalan, pero nandito tayo para pag-aralan natin kung paano natin i-execute yung Great Commission, kung paano tayo pag-aralan natin kung paano tayo makapag-akay ng mga tao. Dahil nga sabi ng Panginoon, go and make disciples, sabi niya. At akayin niyo sila sa aking kingdom, sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi niya doon sa 1 Corinthians 9:16 na si Apostol Pablo, he worked hard because that is his duty and obligation. So, this
That was his duty and his obligation before God to fulfill his calling. So tinawag tayo, and it is our obligation and it is our duty na ipangaral din ang salita ng Diyos sa mga tao na naliligaw. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay pinapayuhan ni Apostol Pablo bilang mga followers of Jesus Christ that as we serve the Lord, we have to work hard, don't be lazy, be excited about serving Him. Matatagpuan natin yan sa ating teksto sa Romans 12:11. Sa ibang version, sabi doon, work hard and don't be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Maglingkod ng buong puso at may katapatan. So hindi tayo maglilingkod ng pagyewang-gewang, hindi tayo maglilingkod ng kung sa Ilocano sabi niya lumnagtumpaw. kung sa Tagalog sabi niya lulubog lilitaw. Amen. But we have to serve the Lord with heartful devotion. Amen. Na buong puso tayong maglilingkod sa ating Panginoon. And there are three points na gusto mong ibahagi sa atin sa araw na ito kung paano natin i-carry out yung gawain or para maisakatuparan ang gawain na binigay sa atin ng Diyos. Ang una, sabi niya, magtrabaho ng maigi. Sabi niya doon sa ating teksto, work hard. Kung basahin natin doon sa Proverbs 14:23, sabi niya, there is profit in hard work, but mere talk leads to poverty. Na pinapahayag nito sa atin ang importansya ng pagpupursige at pagsusumikap upang makamit natin ang tagumpay. Amen? Dahil kung walang kasipagan at pagsusumikap, hindi natin maaasahan na makakamit ang isang mabungang resulta ng ating pagsusumikap. Amen? Sa halip, kailangan natin ilagay ang ating lakas at pagsisikap na sa kung ano yung ating ginagawa, only then we can expect to receive the benefits of our labor. And ano nga ba ang ibig sabihin ng working hard? Ng work hard. Working hard, ito yung kung paano ka nagtatrabaho ngayon ay mas dagdagan mo pa yung effort mo. Na kung paano yung pag-evangelize mo ngayon, ay mas dadagdagan mo pa yung effort mo na mag-evangelize ng mga tao. Amen? That working hard is going above and beyond your usual effort na makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Dahil kung mas dadagdagan mo yung level ng pagtatrabaho mo, ay mas mataas din yung antas ng makakamit mong tagumpay. Diba? Amen. So, we have to diligently and committed sa ating gawain, sa ating work na binigay ng Panginoon sa atin or sa ministry na kinabibilangan natin. Kailangan natin ituon palagi yung puso natin sa ating ministry, sa gawain na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan na tayong nakafocus palagi. Kailangan tuloy-tuloy na pagsusumikap ang gawin natin. Dahil hindi pwede na maglingkod ka na sa araw ng linggo, sa araw lang ng linggo na ipinapakita mo yung pagsusumikap mo. Pero sa the other days, so weekends, so weekdays, ay iba na yung pinagsisikapan mong ginagawa. Amen. Kaya kailangan, sabi niya dito, we have to focus our heart sa ating gawain. We have to sustain yung effort o tuloy-tuloy na pagsusumikap ang ating gagawin, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, ano ang goal natin? Ano ang goal mo, Ate Freud? Bilang isang Kristiyano. Ang layunin natin ay maabot ang taong nasa kadiliman. Amen? Upang buksan ang kanilang mga mata upang sila'y
bumaling mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ito yung great commission na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin akayin, makabot yung mga tao sa kadiliman. Amen. Kaya tinihikayat tayo ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya, na magtrabaho ng buong puso. Sabi nga niya doon sa Colossians 3:23-24 na sa verse na ito ay nagpapahiwatig sa atin na kapag tayo ay nagsusumikap, dapat natin gawin ito ng may layunin. Dahil hindi po tayo gumagawa para lamang sa ating mga sarili o para lang sa gantimpala na binibigay ng mundo o binibigay ng tao sa atin, kundi tayo'y gumagawa o ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? At asahan natin, because God promised na sa ating pagsusumikap, sa ating pagtatrabaho, ay sabi niya, makakatanggap tayo ng walang hanggang mga gantimpala na naghihintay sa atin mula sa ating Ama sa langit. Amen. Kaya tayo'y maglingkod, mga kapatid, ng buong puso nang walang pagre-reklamo. Sabi niya doon sa Philippians 2:12-14 na magtrabaho kayo ng gusto. Magtrabaho tayo ng gusto nang walang pagre-reklamo, walang yung sabi niya doon, walang hindi tayo nakikipagtalo, na hindi tayo nagmumurmur sa ating pagtatrabaho. Dahil kung tayo na magmumurmur at magre-reklamo, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Amen. Na mga kapatid, when we work hard, hindi lang ikaw ang nag-aani ng benefits, but yung the whole congregation, mga ibang tao, nag-aani din sila ng mga benefits. Kaya sa ating pagtatrabaho, hindi lang sa atin yon, pero sa lahat ng ating mga kapatiran. So, we can view our work as an act of love to the people na pinagsisilbihan natin. Amen? Sabi nga niya that, for God gives reward to those who obey Him. Sa 2 Timothy 2:15, sabi niya, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at dapat na nagtuturo ng katotohanan. So, pagsikapan natin mga kapatid na tayo ay magtrabaho na walang wala tayong dapat ikahiya. Dahil hindi tayo pwedeng makapagturo ng mga salita ng Panginoon kung tayo naman ay gumagawa ng mga against sa alituntunin ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng makapagturo na against at tayo gumagawa sa against doon sa mga kuman ng Panginoon sa atin, di ba? Kasi tayo yung tinitingnan ng Panginoon, paano kang magturo kung yung ginagawa mo pa rin yung ginagawa ng mundo. Eh, kung titignan ka ng tao, paano sila maniniwala sa mga itinuturo mo kung iba naman yung nakikita nila sa iyo? Amen? Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na maging karapat dapat tayo, na wala tayong dapat ikahiya sa mga tao. Amen? Na kailangan gawin natin, sundin natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Because sabi niya doon na as we obey the Lord, ay bibigyan niya tayo or ibibigay niya sa atin yung blessings na ating yung mga pagpapala, yung reward na nakatuon, na nakalaan, na naka-store doon sa langit.
Marami tayong pagpapala, pero hindi lang natin yun hinihingi o hindi natin kasi hindi natin ginagawa yung obligation natin, yung duty natin. Kaya hindi natin natatanggap yung pagpapala. Kaya nais ng Panginoon sa oras na ito, do your work para matanggap mo yung pagpapala. Eh kung minsan, palagi na lang tayong hingi ng hingi sa Panginoon. At kung natanggap natin yung hinihingi natin, aba, ang saya-saya natin. Pero kung bibigyan niya tayo ng trabaho, Lord, huwag muna. Lord, huwag ako. Diba? Mga kapatid, kung gaano tayo pinagpapala ng Diyos, ganon din sana tayo magtrabaho, magsumika, na gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen! Amen. Amen. Praise God! Hallelujah! Sabi niya sa Revelation 20-12, sabi nito, ako'y malapit nang dumating at dala kong aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo ang lahat ng mananampalataya to persist in doing good, and God will reward each person according to what they have done. Na ang ating pagsusumikap at commitment ay hindi ito mawawala ng kabuluhan. And God promises to reward our endeavors according to what we have done. Kaya mga kapatid, we must persist in doing good, maintaining our commitment. Kumusta na po ang commitment natin sa ating Diyos? So, and work hard towards success. Amen? Amen. Pangalawa, sabi niya sa ating teksto, ano yung pangalawa doon? Work hard and don't be lazy. Ako, aminin ko. Sometimes I become lazy. Kayo rin, aminin nyo. Hindi lang ako. Amen. Don't be lazy, mga kapatid. Kahit sa trabaho natin, sa ating mga loob ng bahay ng ating mga employer, don't be lazy. Sometimes ako din talagang naging lazy ako magtrabaho. Kung may mga nararamdaman at kung minsan, kapag masyadong nagdadagdag yung amo ko, talagang bahala ka na dyan. Ganon. Pero sabi niya, don't be lazy. Lahat tayo may iniatas ang Panginoon sa atin na mga gawain. Pero kung minsan hindi natin ito pinapansin. Diba? We are just ignoring them. We are just lazy to do them. Bakit natin ini-ignore yung mga trabaho na binigay sa atin ng Panginoon? Because we are lazy na gawin yung task na binigay sa atin. God commands us to go and make disciples. Pero mga kapatid, pumupunta ba tayo na nag-evangelize? Pumupunta ba tayo na nag-disciple sa araw ng ating day off? Pagkatapos ng service, anong ginagawa natin? Nakaupo lang tayo, di ba? Hindi natin ginagawa yung Great Commission na iniatas sa atin ng Panginoon. And ngayon, sa taong 2024, nais ng Panginoon, sabi niya kanina sa akin, you are running out of time. Kailangan magsumikap ka, magsumikap kayo sa pag-akay sa mga tao na nasa kadiliman. Maraming mga tao na nasa kadiliman at nais ko na akayin nyo sila patungo sa kaliwanagan. Akayin nyo sila sa aking kingdom. Amen. So lahat tayo ay kikilos. Kung lahat tayo ay kikilos, hindi lang ito ang bilang natin. Mapupuno ang ating mga upuan. Amen. Baka lilipat pa tayo sa mas malaking place. Amen. Amen.
Kung ang bawat isa sa atin ay kikilos, akayin yung mga nasa kadiliman, 100% sure na mas lalaki pa, mas dadami pa tayo. Amen. Kaya sabi niya, don't be lazy. Sabi ni Apostol Pablo sa atin, don't be lazy. Amen? Amen. Mga kapatid, ito ang tandaan natin. Sabi niya sa James 4:17, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. O di ba? Alam natin na maganda yung gawain na binibigay sa atin ng Panginoon, pero hindi natin ginagawa. So ibig sabihin, tayo nagkakasala. Ano? Do you agree? Wala nang nag-agree. Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Kaya mga kapatid, arise, sabi ni Ezra, arise, for it is your task. Ang Panginoon ay nasa sayo. Kaya be strong na gawin yung task na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Magpakatatag at gawin ang nararapat. Huwag mong sayangin yung talento na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang daming talento ang in-install sa iyo ng Panginoon, hindi mo lang yan ina-activate. Kaya mula ngayon, mga kapatid, activate that talent. Gamitin mo para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin na wala naman akong talent, wala naman akong alam. Imposible. Because God gave us the talent. God gave us gift. Maraming kaloob ang binigay sa atin ng Panginoon. Ang gawin lang natin, i-discover natin and i-activate natin yung mga gift na yon. Amen? Kung ikaw marunong kumanta, sige, mag-compose ka ng kanta para gamitin mo yung song na yan to evangelize the people. Gamitin mo yung song na yan para akayin ang mga tao. Kung ikaw ay magaling magsalita, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Tignan, basahin mo yung Biblia at makikita mo doon kung paano mo gamitin yung galing mo na mga salita. Hindi ka lang magaling mag-chismis. Amen? Amen. Amen. So magpakatatag at gawin ang nararapat. Huwag nating sayangin yung potential na binigay sa atin ng Panginoon. Otherwise, you will face the consequence of being lazy. So meron din mga consequences, mga kapatid, yung pagiging tamad. Una, sabi niya, it slowly takes away every good habit and cripples your spirit. Ang pagiging tamad daw ay dahan-dahan nitong inaalis ang bawat mabuting ugali natin at pinipinsala nito ang ating espiritu. Amen? Kaya, don't be lazy. Amen? Pangalawa, it lowers your self-esteem. So, ang pagiging tamad daw ay pinabababa nito ang pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakaroon daw ng mababang pagpapahalaga sa sarili ay nakakapinsala sa ating espiritu at nagpapawala sa iyo ng lahat ng paggalang sa sarili. Anong pipiliin mo? Magiging working hard o magiging lazy? Na it will takes away yung mga good habit mo and it lowers your self-esteem. Yan mga kapatid, don't be lazy. Ano pa, pangatlo, sabi niya, lack of positive recognition by others. Diba kapag may nakikita tayong mga nakaupo lang doon, sa Pilipinas, maraming mga tambay na nakikita tayo, nakakakita tayo ng mga tambay. Diba,
may nasasabi tayo sa mga sa kanila, aminin natin, aminin mo, na kung nakakakita ka ng mga tambay, meron kang nasasabi, may comment ka sa kanila. So, ganun din sa atin mga kapatid. Kung tayo magiging lazy sa paggawa ng gawain na binigay ng Diyos, ay meron din sasabihin ng Panginoon sa atin. Na sabi dito, ang katamaran daw ang dahilan kung bakit maraming tao ang walang respeto. Diba? Totoo naman. Na kung nakikita natin yung tambay, parang na babawasan yung respeto natin. Diba? Kaya mga kapatid, don't be lazy. Amen! Amen! Amen. Dahil ang katamaran daw ay isang ehemplo ng sakuna. Bakit ba isang ehemplo ng sakuna? Ha? Oh, tama. Next, absence of discipline. Ang dahilan daw kung bakit wala ang disiplina sa buhay ng mga tamad ay dahil sila ay tumatakbo mula sa mahirap. Yung tinatakbuhan nila yung hardest part ng buhay nila or yung ayaw nilang harapin yung mga problema na mabibigat. Ang gusto lang nila ay yung hayahay na buhay. Yun lang gusto ng tamad na tao. Di ba? Pero, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, huwag natin takbuhan yung mga problema natin. Dahil kung haharapin natin ang ating mga problema, marami na may matututunan tayo sa ating mga difficulty, sa ating mga problema. Ito yung nagbibigay sa atin ng ano? Nagbibigay ito sa atin ng katatagan ng loob to face yung mas darating kasi may once you face the problem and once na-resolusyonan yung problema na yan, asahan mo, meron at meron pang darating na mas malaki, mas mabigat na problema. Kaya from problems to problems ay doon tayo napapatatag. Napagtagumpayan mo yung problema mo ngayon, sigurado, mapagtatagumpayan mo rin yung susunod mong problema. Kaya huwag kang susuko, mga kapatid. Amen? Amen. And being lazy makes your life an unhealthy life. Na ang pagiging tamad daw ay ginagawang hindi malusog ang ating pamumuhay. Dahil kung tayo ay tamad na hindi tayo magtrabaho, siyempre wala tayong makakain. Kaya di masisira yung kalusugan natin, di ba? And last but not the least, sabi niya, erases your purpose in life. Ang pagiging tamad ay mapupura o winawala nito yung purpose ng ating mga buhay. Ano bang purpose ng buhay mo, kapatid? Ang buhay natin ay may purpose. Hindi lang tayo pare-parehas ng purpose sa buhay, but for sure, every one of us ay may purpose ang buhay natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, palagi nating tandaan that whoever knows the right thing to do and fails to do it for him, it is sin. Kasalanan daw ang pagiging tamad. Amen? Pangatlo, sabi niya doon sa binasa natin sa ating teksto, work hard, don't be lazy, and ano yung pangatlo na sinabi niya doon? Be excited. Ito na. Are you excited?
Isa lang yung mag-amen. Amen. Are you excited? Amen. Siguraduhin nyo. Amen. Be excited to carry out the task given to you. Serve the Lord with enthusiasm. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. So, akuin natin na pribilehiyo yung paglilingkod na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? And the Lord wants us na maglingkod sa Kanya ng masaya, masigasig at masigla, na may passionate. Ano yung passionate? Yung meron tayong buong puso, yung puso natin ay palaging excited sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi niya doon sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Amen. Amen. Masaya ka ba na naglilingkod? Yes, amen. Are you happy na nakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Pinapapuso mo ba yung pinapakinggan mo na salita ng Diyos? Amen. Amen. Serve the Lord with gladness. Sabi niya, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Na feeling very happy and enthusiastic. Sabi niya, excited na mag-attend ng Sunday service. Did you meet up? At mga ibang mga activities ng church. Musta? Nag-attend pa tayo ng Did you meet up? Every time nakikita ko yung mga nag-a-attend ng BG meetup, sila-sila lang. Yung mga old faces. At inaanyayahan ko mga kapatid na let us join yung mga BG natin, yung mga weekdays na mga pakikinig natin ng salita ng Diyos. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, ay wala tayong may tatago o wala tayong may kikip sa ating mga puso na mini-meditate natin kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema, kapag tayo nagkakaroon ng mga difficulties. Dahil ang pakikinig sa salita ng Diyos ay ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng courage na tahakin ang ating mga landasin. Amen? Amen. Dahil ang Panginoon ay nalulungkot kapag ikaw ay nalulungkot. Nalulungkot ang Panginoon kapag ikaw ay tinatamad sa paglilingkod. Kaya huwag kang patamad-tamad na kapag araw ng Linggo, pupunta ba ako sa church o matutulog na lang ako? Pupunta ba ako sa church o unahin ko muna ang maglakwan siya? Mga kapatid, ang Panginoon ay nalulungkot kapag ganon yung mga nasa isip natin. But ang Panginoon ay nagagala kung sa umaga pa lang ng Linggo ay nandun yung excitement natin. Nandun yung kagalakan natin na magpunta sa church, na magpuri sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. Nalulungkot ang Diyos kapag ikaw ay paggiwang-giwang sa iyong pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Nalulungkot ang Diyos kapag ikaw ay hindi nagpupusige sa paglilingkod. Kapatid, gusto ng Diyos na maging masigasig ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya panatilihin mainit ang iyong pagnanasa sa Kanya. Amen? Na magningning ka sa liwanag ng Banal na Espiritu at hayaan mong punuin Kanya ng pananalig habang pinaglilingkuran mo siya. Hallelujah. So sa tanghali nito mga kapatid, hindi sana tayo maging katulad ng mga ibang tao
na nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga gawa, ang pagiging isang Kristiyano. At sabi ng Biblia, sila ay kasuklang-suklang. Huwag po natin ipahintulad kapatid, nakasuklaman tayo ng Panginoon. Amen. Na hindi sana tayo yung tao na masuwayin at walang mabuting ginawa. Tandaan natin na anuman ang gawin natin, hindi natin ito gawin natin ito ng buong katapatan. Dahil ito ang gagawin natin para sa kapurihan ng at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos na kung tayo'y gagawa at gagawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, may ganting pano na hihintay para sa atin. Sa kanyang pagbalik, dala-dala niya yung mga ganting pala. At nakakalungkot kung tayo nagsasabi ng mga Kristiyano walang matatanggap na ganting pala. Nakakalungkot na tayo mga nagsasabing Kristiyano wala tayong makikita ng mga credits na nagawa natin. Kaya't sabi ng ating aralin, we have to work hard, don't be lazy. Palagi tayong maging excited sa pagpupuri sa Diyos. Amen. So, huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ganito ang uri ng handog na kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Pagliwanagin natin ang mga ilaw natin upang makita ng mga tao ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Our life is a living testimony. Ang buhay mo, ang nakikita ng tao, a living testimony. It is yung buhay mo ang na-witness ng mga tao. Kaya, sabi ng Diyos sa atin, continue to do good and persist to do good things. Amen. Hallelujah. Tayo nga po tumayo. Papurihan ng Panginoon. Pawitin natin yung song. Sabi niya, when I look into your holiness, hallelujah, Jesus. Thank you, God. Oh.
bayan ng Israel. Pilihin ninyo sa araw na ito kung saan kayo maglilingkod. Sa Diyos ba na nagpapala sa inyo, na naglabas sa inyo sa kahirapan, naghango sa inyo mula sa kasalanan? Kung pilihin niyo siyang paglingkuran, mag-desisyon kayo ngayong araw na ito, ngunit ialay ang inyong mga buhay sa kanya. Bilang pag-umpisa ng taon, napakasarap at napakaganda. Mag-umpisa tayo muli na i-renew ang ating commitment sa pagsunod at paggawa ng kanyang kalooban. Kapagat ito lamang ang kanyang naisin at ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Tayong lahat ay may obligasyon sa mundong ito. Tulad ng obligasyon natin bilang mga magulang, bilang mga anak, tayo may tas na kailangan natin gampanan sa ating Panginoon. Katulad ng ating pagtayo ngayong umagang ito, let's bow our head, close your eyes, and once again, as katulad niya nang sabi sa Romans 12 verse 1, offer your following yourself sa Panginoon. Ialay mo yung sarili bilang mahalimuyag na handog sa kanyang harapan. Kaaya-aya at manalangin ng pagsamba. Buksan mong yung alabi. The Lord is waiting for you and to hear your voice. Na i-commit once again ang iyong buhay. Sabihin mo sa inyong puso, Panginoon, alahin ko, nag-aala. Wala akong ibang maihandog sa inyo, kundi ang aking buhay. At salamat sa paghirap ko sa akin. Kamapit ang isang obligasyon na kung saan ay magpupuri ako sa iyo at sasamba. Maglilingkod at gagawin ang naisip ko. Kapatid, kayo umarang ito. Ipanalangin ko sa Panginoon, natitiyak ko na ang Diyos ay nakikinig at natutuwa ng sabi ng Panginoon. Sila na sumusunod sa akin, hindi sila makumuha ng pangalan. May pangako ang Diyos sa bawat pagsunod at sa bawat paggawa natin sa kanyang kalooban. Katulad ng paalala ngayong umagang ito, piliin mong maging sumunod palagi sa Panginoon. Gawin ang may kagagaan, may nagalakan ang kanyang mga, ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Ang masaya ka, lagi kang excited, Lord, narito ang aking buhay. Every day, every blessing is a blessing sa iyong buhay. Sa bawat umaga, ay may paglilingkod at ipagpapasalamat ang kanyang matapagan. Ang wala lamang may pagpasalamat ngayong umagang ito, ang wala lamang may aalay sa umagang ito, yung puso hindi kumikilala na may Diyos sa kanyang buhay. Kaya, nagulat na pagsumo mo sa iyong buhay sa Panginoon ngayong umagang ito, itaas mo yung kamay sa Panginoon, Lord, sumo ako. Huwag mong tignan lang yung katabi. Every head bow, every eyes closed this morning. Oh, thank you, Jesus, for this hands, oh God. I know, Lord, that you know it. And you own the hope of thy name. Oh, Shikararabashadeh. Hallelujah. Touch them. Those hands, Lord, na nakataas kayong umagang ito. I worship you. Darbisa na rin. The reason I live is to worship you. I worship you, Lord, oh Lord.
Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa inyong mga salita. Tuloy nga po, inaamin namin kung sa aming kalakasan, hindi namin kaya ang aming sarili. At hindi namin kayang maging matyagang maglingkod. Kaya ngayong umagang ito, katulad ng pinangako mo, Diyos, sa mga nag-aantay, Panginoon, at handang sumunod sa inyo, ay inire-renew mo, pinapalitan mo, pinapagbago mo ang kanilang kalakasan, katulad ng aming lahat. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, ang aming lakas ay munti, at aming taglay nawang yung kalakasan. Na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay ay magampan at magawa namin para sa inyong kalalakihan, O Diyos. Tulungan mo kami, O God, na patuloy, O Diyos, na maging biyaya sa sino man, saan man kami makarating, ano mga aming gagawin. Lagi namin itoon ang aming mga puso ng lahat ng bagay na gawin namin masaya. Gagawin namin para sa inyong kalalakihan. Na maparangalan ka, Panginoon, na hindi sa tao, kundi sa inyo, O God. Patuloy mong paalalahanan lagi ang aming mga puso. Na Lord, hindi kami dapat magre-reklamo. Sa bawat pagkakataon ay binibigay mo ang paglilingkod, ang pagkakataon na maglingkod sa inyo. Sapagkat alam po namin, may ting pagkakataon, prevelino, na mapaglingkod ang namin. Pag-iwikan ang namin at lupa. Kaya maraming salamat. Ingatan mong bawat isa at maging pamilyang nire-representan ang iyong anak sa umamang ito. Sa kanilang pagsunod, sa kanilang paghanap ng iyong katwiran, nawa mula sa kanila at sa kanilang pamilya ay sumunod ang iyong biyaya at ang iyong pag-iingat at pagliligtas, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, lahat ng hangat ng iyong mga anak, lahat ng desires ng kanilang mga puso, kanilang masumpungan sa inyong sa inyong presensya, Panginoong Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, at naniniwala kami na sa araw na ito ay amin na pong natanda, amin na pong nakamtan, Panginoon, ang iyong pagpapala, O Diyos, at ang iyong pagsama sa aming mga buhay. Ora ba si kadara na pahanti. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Tagapin natin ang pagpapala ng Diyos. Lord, dalangin ko po, Panginoon, wala nang manghina sa bawat kamay na nakataas na imagang ito. I decree and declare, Panginoon, that you will renew their strength, O God. They will soar like an eagle, Panginoon, na kung saan. They will be an overcomers. Lahat natin, walang mahirap sa inyo. Walang mahirap na gagawin namin sapagkat we can do things through Christ strengthens us. Thank you for the joy of the Lord, Panginoon, na suma sa amin, O God. Thank you. Araw na ito, pagpalain ng lahat ng iyong mga anak na narin ito. At dalangin ko po, Panginoon, sa paglabas ng bawat isa, ay tinaglay nyo namin ang bagong lakas, kagalingan sa bawat karamdaman sa pangalan ni Jesus, kagaanan at solusyon sa bawat problema. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang pag-ibisa ng Banal na Espiritu, sumaatin ngayon at magpakailanman. Lahat po'y magsabi ng masayang Amen. 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 Share the love of God sa pamamagitan ng ating pagbati sa bawat isa. Bigyan nga natin sila ng mainit na hug. Okay lang na mag-hug naman, nag-happy-hug, amen, para sa Panginoon. Share the love of God each and every one of us. God bless everyone. Before po tayo maghiwa-hiwalay, mayroon po pala akong announcement na sa mga gustong matuto or ng mga instrument, meron po tayong trainings magsimula ng February hanggang April. So, sa mga gusto na matuto, ay i-contact nyo lang ako or si Kuya Robby. Amen. And worship team, meron po tayong meeting mamaya after ng lunch, after ng practice natin. Amen. God bless everyone and thank you sa mga nag-join sa ating live. Have a blessed Sunday and we'll see you again next week.
At bawat isa, we welcome po kayo. See you sa tulay-tuloy tayo ulit. Amen. God bless everyone and have a blessed Sunday. Love you all. Yung mga bago natin. Nasaan yung mga bago natin? Yung new farmers natin dalawa. Ipag-pray natin sila dito sa harapan.